Buenos dias mga kapobre, this is Dorico Rich and welcome back to my channel. Today's vlog guys ay magre-review tayo o mag-unboxing ba, basaan hindi ko alam kung ano yung tawag talaga dyan, mag-unboxing ba talaga o and magre-review. Ang ating i-review ngayon guys ay isang napaka-importante sa panahon ngayon dahil sa ating pandemic sa coronavirus. Ito ang facial steamer. Alam niyo yung facial steamer? Sino bang nakakaranas, naka-experience nito? Itong facial steamer guys, ito yung kung sa Tagalog or hindi ko lang alam kung ano to sa Tagalog o sa Bisaya kasi ito ay tuob. Nung sino bang nagtutuob sa inyo, lalo na ngayon guys sa pandemic. So, nakatulong po talaga siya para sa akin dahil yung tuob ay nakaka parang lumuluwang yung mga airways ng ating dito banda. So, nakakatulong siya para sa akin yung pagtutuob. So, ito ngayon guys, ginawa na siyang high-tech ngayon dahil hindi ka na mag-iinit pa na mag-init ng tubig sa kalan. Kundi ito na ang gamit ngayon guys, di kuryente na. Makikita niyo guys, ito. Ayan. Sana familiar sa inyong familiar sa inyo tong bagay na ito. Ito ang facial steamer. Sabay-sabay natin guys ititesting dahil hindi ko rin to alam kung paano ititesting. Ayan, i-open natin. Ganito lang siya guys. So, mayroon siya dito sa loob. Mayroon siyang manual kung paano siya gagamitin. Ayan. Meron naman siyang English. English siya, English. English yung so, English siya. English yung mga nakasulat. So, ito meron siyang ganito. Siguro to para sa, ano, para sa mukha, parang ganun. Ayan. Tapos, meron din siyang ganito, guys. Mamaya, ite-testing natin to mamaya kung anong para saan ito. Ayan. Meron din siyang parang ganito. Dito ilalagay yung i-measure yung tubig. Yan kay ito yung measurement ng tubig. Dito naka-measure yung tubig kung hanggang saan lang pwedeng ilagay dito sa loob. At ang pinaka-importante guys, itong pinaka-machine niya. Kailangan natin diyan, ito siya. Ito na siya guys, meron siyang 1 2 hindi ko lang alam guys talaga kung paano function dito ngayon. Ganito siya. Yan. So itatry na natin siya guys. Ia-symbol natin siya. Pakita ko sa inyo kung paano. Violet din to. So. Ilalagay natin to ang kanyang ito ata. Ano ba ito? Yun. So, ilalock lang siya. So, mayroon siyang parang lock. So, parang ganun siya. Mayayari. Ayan. Ayan guys. Parang ganun siya. Hindi naman siya. Ah, natatanggal lang pala siya talaga. So, matik na siya guys. Tapos. Ah, may lock pala. Ah, bakit siya ganun? Ano palang. Ah, okay.
So meron siya dito guys, kung halimbawa bubuksan mo na siya, halimbawa ito, kung kumukulo na siya para mag-usok talaga siya, so bubuksan mo siya, so meron na siyang daanan ng usok. Ayan. So ngayon, ang gagawin natin ngayon guys, magme-measure tayo ng tubig, ilalagay natin dito. So, dapat pala okay. So dapat pala siya guys, lagyan mo siya natin ng tubig. Ganun lang. Isang ganito lang talaga ang tubig. Tapos ilalagay na natin to. Close. Tapos guys, isasaksak na natin siya. Sasaksak natin siya sa ano, 220 watt. Yan, 220. Yan guys, nagla-light na siya. So, antayin natin siyang kumulo. Para siyang rice cooker guys, para siyang rice cooker na para siyang rice cooker ang ano niya. Pakuluin mo siya. Antayin natin siya kumulo guys. Ang sinasabi kasi dito sa manual ay yan, iloload ng 50 ml water water into the base. Tapos guys, the bottom of the steam must align with the bottom of the slot, rotate clockwise. Ah, okay. Tapos when the steam has completely evaporated. So yun na, kung evaporate na siya guys, kailangan na natin siyang relax for at least 8 minutes after the hydration process. Ayan. Ayan guys, naririnig ko na siya guys, nag-ano na siya. Kumukulo na siya. Ayan, kumukulo na siya. So ayan, na-ano ko na guys yung init niya. Meron na siyang kumukulo na siya. Para talaga siyang rice cooker. Parang rice cooker na maliit. So, pwede rin guys pala. So, kung ganito man siyang ang tsura nito, malamang sa malamang, pwede rin yung rice cooker habang kumukulo siya. Siyempre, kunting ingat lang. Ayan na guys, kumukulo na siya. Naririnig niyo ba siya? Kumukulo na siya. So ngayon guys, kung halimbawa mayroon kayong pwedeng ilagay, pwede ka mayroon maglagay kung paano kayo gumawa doon sa tuob doon sa kalan, pwede nyong gawin dito. Pwede nyong lagyan ng ginger, pwede nyong lagyan ng yung mga menthol na ano, na basta ma-inhale nyo siya. Pwede rin atang Vicks pero kunti lang. Pero other ano na pwedeng ilagay like ginger, salt, pwede siya. Yan guys, kumukulo na siya. So ngayon guys, ang gagawin natin ay bubuksan na natin siya dito. Bubuksan na natin to para maglabas yung kanyang ano. Nakikita nyo ba, may usok na siya. Ayan. Ayan. So bubuksan natin siya guys. Ayan, bukas na siya. Init. So i-inhale muna dito. I-inhale, mag-inhale, exhale ka na. Ang galing, ang galing. Ang ganda nga talaga nito. Recommended talaga siya, promise. Ayan na guys, umuusok na siya. Tapos ito ilalagay mo tuwas, kung nimbawa direct mo lang talaga siyang masisingot sa ilong mo, ilalagay mo lang siya dito sa loob.
ganyan, para hindi siya masyado magkalayat yung usok. Yan, dito mo, direct na talaga sa ilong mo yung ano, naamoy mo. Parang ganun lang siya. High-tech na talaga siya. So, malamang sa malamang, gagamitin ko talaga ito, guys. And, ayan, napaka-satisfied. Maraming salamat sa inyong panonood. And, recommended siya, guys. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan mo nating gawin to, kahit once a day or every other day or kahit kada uwi mo o something meron kang naramdaman na medyo kakaiba, so pwede mo tong gamitin, guys. Parang magiging inhaler mo siya, para organic yung dating. Lagay mo na siya ng ginger o ano bang gusto mong ilagay para ma-inhale mo siya at makapag-open siya, makapag-luwang siya yung pakiramdam. Ayan. Yan, maraming salamat sa inyong panonood. This is Dorico Rich. And isa lang masasabi ko, guys. Approve, approve, and approve. Bye-bye!